Ang ating pag-aaral ngayon ay patungkol po sa From Worry to Worship. How do you convert worry to worship? Paano natin baguhin ang ating mga alalahanin tungo sa papurit pagsamba? And how do you transform your anxieties? Ang ating kabalisahan tungo sa papurit pagsamba, and how do you convert negative emotions to something positive? Bakit pa kailangan natin pag-aralan ng emotions? Very simple. Dahil maraming Kristiyano do not know how to deal with their emotions. Let's go to our family. Ang pamilya ba natin ay masaya? Is there joy, happiness, excitement in our family? Because I have a story. Meron isang Christian girl. Because she cannot find happiness, joy, excitement in sa kanilang tahanan, she'd rather sumama po siya sa isang lalaking hindi mananampalataya. She rather risked her life sa isang taong hindi nakakakilala and get involved herself to a man who does not know the Lord. Ganyan po kahalaga ang emotions natin. Kinakailangan ang ating tahanan ay tingnan po natin ang bawat isa kung tayo po ay masaya. And the truth is, whether you like it or not, magkakaroon po tayo, we will experience problems. Whether you like it or not, we will experience discouragement. And I'm happy to tell you, the Bible will tell us how to deal with our anxieties, problems, worries. Especially, lalong-lalo na kung hindi natin maintindihan kung ano ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay, turn your Bible with me sa aklat ng Habakuk. Madali pong tandaan ng Habakuk. Habakuk. Habakuk is dynamic book. It has tatlo lang po ang chapter nito. It has only 3 chapters, but it tells you how to turn from worry to worship. In the first chapter, Habakuk was complaining to God. Lord, why are you silent? Why there is injustice? Bakit merong walang katarungan? Ano ang nangyayari sa ating bansa? I see violence. He is worried about the future. In chapter 3, he ended by writing a song. Chapter 3 is a worship song. It is a poetry. It is worshiping God. Ilan po sa inyo ang nakabasa na sa aklat ng Habakuk? Raise your hand. Thank you. Alam mo, dito ako believe sa mga taga-VCAers. Talagang we are literate. Talagang magbabasa po tayo ng aklat ng Biblia. What caused you problem? Is it the people? Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating loved ones, or the person sitting beside you? How about circumstances? Ang mga pangyayari sa ating buhay. We cannot control these things. Well, how about God? Is it possible that we can be disappointed with God? Now, how do you deal with your problems? Paano natin? Ito po ang ating tatalakayin. How to deal with our problems? The secret is
Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2. Okay, buksan po natin ating mga Biblia. This is the key verse of the entire book of Habakkuk. Habakkuk 2:4, masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. The righteous will live by faith. This is a foundational verse. And we should understand how to live by faith, how to walk by faith. Romans 1:17, the righteous will live by faith. Galatians 3:11, the righteous will live by faith. 2 Corinthians 5:7, we will live by faith, not by sight. Meaning, when you follow Jesus, you don't follow Him based on your own IQ. It is not based on what you understand. Hindi rin po ito nakabase sa ating paniniwala. Walking by faith is to put your confidence, put your trust in God. Not yourself, not on people. Hindi kapag may problema tayo sa pera, ang isipin natin kung sino ang ating malalapitan na kapatiran na may pera. Let's pray. And there are three principles in the book of Habakkuk, how to walk by faith. First, how to walk by faith, you must be a man of prayer, a man of faith. There are three: prayer, process, and praise. You must be a man of prayer, man of faith, and if you have problems, go to the Lord. Sabihin natin ang ating mga problema sa Kanya. And as you pray, you process, you wait. Learn to wait upon the Lord, and those who wait upon the Lord shall renew their strength. Basahin po natin. Sa aklat ng Isaiah, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. And number three is praise. Praise Him in the midst of problem. Pwede ba yun? Pag marami tayong problema, can we praise God? O ako, na-experience ko, pag marami akong pera, parang ang gaanggang ng aking katawan, madali ako magpuri sa ating Panginoon. Pero kapag minsan, kapag wala akong pera sa bulsa, ang layo ng aking iniisip. Now, sasabihin sa atin ni Habakkuk, sasabihin sa atin ng ating Panginoon, learn to praise, magpuri ka sa Kanya kahit may problema ka. Pwede ba yun? Sige. Who is Habakkuk? Si Habakkuk po ay isang propeta ng Diyos. He lived 700 BC. At siya po ay under the king of King Jehoiakim. It is the same king who burned the scroll of Jeremiah. So, si Habakkuk at si Jeremiah ay mag-contemporary, magka-birds, magka-edaran. And God gave Habakkuk a vision. And Habakkuk was so burdened. Bigat na bigat siya. Habakkuk 1 and 2. Ito ang pahayag ng Diyos na tinanggap ni Propeta Habakkuk. Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo hahayaang mamayani ang karahasan? Kita nyo ang problema ni Habakkuk? God is silent. Hanggang kailan? Ito ang kanyang dailing. Hanggang kailan, Panginoon?
Singles, you are praying, Lord, hanggang kailan ako magkakaroon ng boyfriend? 35 years old, ako wala pa akong boyfriend. How long, Lord? Lord, hanggang kailan? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan? At kahirapan. Sa kabila-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang kaharahasan. Laganap ang hidwaan ng pagtatalo. Kaya't hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Ngayon, he is crying for justice, katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti, ano pat nababaluktot ang katwiran. My goodness, it sounds like what country? Pilipinas. Parang ganun ang ating country. But, purihin ang Panginoon. God is at work in the country of the Philippines. For 20 years, for 30 years, we've been praying for our country. Ngayon, in-expose na lahat ang ating Panginoon ang nangyayari sa ating bansa. Corruption, bilanggo. Ang dami na pong nabilanggong mga kilala natin mga tao because of their corruption. Violence. Hallelujah. How can a righteous God allow evil to continue? Is God indifferent? Ang ating Diyos ba ay hindi nababahala, hindi kumikilos, at walang kakayanan? This is the dilemma of Habakkuk. Alam niyo po, God is teaching us the importance of prayer. Kanina, umpisa natin sa prayer. Pwede ba tayong kwan, magreklamo sa Panginoon? Pwede ba? Yes! In the book of Isaiah 1:18, hali kayo at magpaliwanagan tayo. Come now, let us reason together. Pero huwag tayong bastos, ha? Sabihin mo. Nagawa ko yan eh. Alam niyo po, I was very young nung ako'y nag-asawa. I was 19 and my beautiful wife is 18. Ang daming oposisyon. Ba't ka mag-aasawa? Ano'y papakain mo dyan? Hindi ako kumikibo. Basta pinaglaban namin ang aming pagmamahalan. Kahit na sinong demonyo, walang makakapigil sa amin. Oh my God. Sabi nila, pag naglalakad kami, oh, hindi ka bagay dyan! Inggit ka lang. Kahit hindi ako gwapo, I am winsome. Ang ibig po sabihin nun, ang ipinaglalaban ko lang po talaga is my appeal. Joke lang po. Kasi malayo po talagang itsura ko sa kanya eh. Kaya sinasabi lang, oh, hindi ka bagay dyan! Inggit ka lang. Ako, alam mo, nasanay na ako. Because lahat ng tao ginaganong sinasabi sa akin. Kahit sino makasalubong namin. Pero kapag kun pala, no, nasanay ka, nagiging pusong bato ka, para wala na rin. Hallelujah. And off, ang Philippians 4:6. Sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Do not worry for anything. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Lahat. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. With thanksgiving in your heart. At ang di maririp na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at kaisipan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen? And after you pray, you process. What is process? You wait upon the Lord. Hindi yung pagkapanalangin mga Lord, asa na? Learn to wait. Praise the Lord kung sinagot kagad ng Diyos.
Pero learn to wait. You process. Ang sabi ni Yahweh, ang tugon ni Yahweh, masdan mo ang bansa at magugulat ka sa iyong makikita. Sapagkat mayroon akong ginagawa, iyan ang tugon ng Diyos sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Alam mo, ang pagkaparaanan ng Diyos ay iba sa ating kaparaanan. Ang ating kaisipan ay sadyang napakalayo. As high as the heavens, gaano kataas ang heaven to earth? Nobody knows. Kung sasabihin ko sa inyo lahat, bawat isa sa atin ang sasabihin natin, Panginoon Diyos, kung sasabihin ko sa inyo lahat ang aking plano sa inyo, siyak hindi nyo mauunawaan at hindi nyo paniniwalaan. Edwin, at the age of 19, 18, ang wife mo, nagpakasal kayo, sige, magiging ka, maghihirap ka sa 7 years. Ha? After 7 years ka pa lamang, makakaalwan sa iyong buhay pag natapos na lahat ang inyong mga anak sa pag-aaral. Alam mo, everyday, pumapasok ako sa Makati. Pag ganitong panahon, natag-ulan, ang sapatos ko kasi butas. Na pangatlong hagbang ko pa lang doon sa Ayala, pumapasok na yung tubig, malamig ng aking paa. Everyday yan. Sabi ko, Panginoon, totoo ito. Panginoon, sawang-sawa na ako sa hirap. Kailan ka darating? Lahat kasi ng kahirapan na talagang natanggap ko eh. Natanggap namin family. But praise God. That's why I love my wife very much. Hindi siya nagreklamo. Kahit na we are nagdildil man na kami ng asin, okay lang. So yung ganda mong yan, magdidildil ka ng asin. Feeling ko. Oh my God. Kaya nung natuso ang ATM, my wife, this is yours. Pero may laman yun ha. Kasi nagbago ng SSS nun eh. Nagbago na. Salapi-salapi na eh. Bigay ko sa kanya ang aking ATM. Automatic tumisis. Yan po ang ibig sabihin. Kayo po, mga kalalakihan. Learn. Irespeto ninyo ang inyong mga asawa. Bigay ninyo. Kasi kapag nasa inyo yung ATM na yan, baka mamaya kumupit pa kayo eh. Baka yung sa inyo lang dalihin. Kaya nga, that is the very importance of inilalagay yung pera sa kamay ng babae, yung aras ba yun o iras? Aras. Para siya ang mamahala ng pananalapi, hindi ikaw. Sa aming opisina, sa iyo ang... Ay, nahiwalay sila sa kuwang gastusin. Kasi, kanya-kanya silang ATM eh. Please, tayo po yung mga Kristiyano. If God will tell you, you won't believe it. You would not understand. Ang plano ng Diyos ay hindi natin maintindihan kung sasabihin niya isa-isa sa atin. Verse 6, binabalik ko ang kapangyarihan ng Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Tinatahak nila ang kalawakan ng sanlibutan upang agawin ang lupang hindi kanila. There is violence. Habakkuk was more bothered. How can God use a wicked people to accomplish His will? And muling dumaing si Habakkuk. Habakkuk 1:13. Sulat niyo po ito, basahin niyo po. Ikaw ay banal. Ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapabayang apihin ang mga taong higit na may mas matuwid sa kalit? Di ba kayo nagtataka? Ang mayayaman, kung gumagawa ng kabalastugan, ay pinagpapala ng ating Panginoon. Samantalang tayo, mga ibang matutuwid, ay nagdarahop. Di ba kayo nagtataka? But, praise God. Why wicked people are rich than the righteous? Ito po, tandaan natin. When we walk by faith, we should see things. Tingnan po natin ang lahat ng perspective ng Diyos. Tingnan natin ang lahat ng bagay
sa perspective ng Diyos. Not on our own perspective. Kasi nga, iba ang kaparaanan ng ating Panginoon. Okay? Because if we all look our own perspective, we always look at the wrong side. And you begin to question God. Bakit ganito? Bakit? Ang dami ng bakit. And why God sent evil men to judge His people. Sabi ng Panginoon, ako'y banal, I am holy. If you are not holy, I will discipline you. Because God discipline whom He loves. At sa Deuteronomy 28:47 hanggang 58, meron po ritong sinasabi ang ating Panginoon, this is a divine principle of God. Ito po ay banal na simulay ng ating Panginoon. Sinasabi, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya, ipapasakop ko kayo sa inyong mga kaaway. Ito ang ginawa ng ating Panginoon ng kapanahonan noon at hanggang ngayon ay pwede niyang gawin. And that's why China is claiming our territorial sea. At nabalitaan ko noon, ang mga ISIS ay gumagawa ng mga drill doon sa Mindanao. What is ISIS? Nobody? Anybody? Yes, they are terrorists. Ang ibig po sabihin ng ISIS is Islamic State of Iraq and Iran. See? Sumasa pumupunta rito mga terorista. Because of this divine principle na ginagawa ng ating ng Diyos sa ating kapanahunan. And Deuteronomy 49:50, ipapalusob ko kayo sa isang bansa mula sa kabilang panig ng daigdig. Ang bansang ipapadala niya ay simbilis ng agila sa pagsila ng kaaway at di ninyo alam ang kanilang wika. Alam ba ninyo ang wika ng Inchik? With due respect sa mga may Chinese blood, this is an illustration lang po. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Matitigas ang kanilang kalooban at mga ang taong yaon ay walang ginagalang matandaman o bata. That is the divine of principle of Jesus Christ, of God. At patuloy ang pakikinig ni Habakuk. Alam niyo po, kung lagi tayong nananalangin, kung tayo man ay nagre-reklamo, kung tayo man ay maraming problema, kung if we have an intimate with the Lord, God softens our heart. Palalambutin niya ang ating puso. Iyan ang nangyari kay Habakuk. Ako'y Habakuk 2:1, sabi ni Habakuk, ako'y tatayo magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa akin daing. See, as you pray, as you process, you must be willing to be changed, to change your mind, to change your heart. Sabi niya ni Habakuk, ako'y makikinig sa sasabihin mo sa akin. Kapag itatama mo ako, okay lang. If you correct me, okay lang, Lord. Tayo, pag nagpapa-counsel tayo, ang gusto natin mag-counsel sa atin ay yung mga taong magaganda sinasabi sa atin. Ayoko magpa-counsel dyan kay brother kasi marahas siya magsalita. Dito na lang ako kay brother kasi ang gaganda na sinasabi sa akin. Huwag po tayong ganun. Mas magpunta tayo doon sa mga taong kwan. Sinasabi ng matabi. Hindi naman matabi pero nagsasabi ng totoo. Kaysa doon sa binobola ka laang. Mamili ka. Mas maganda yung kinukorek ka. At itutuwid ka. Kaysa nalulugmok ka sa isang payo na hindi naman tumatama sa iyong pagkatao at ikaw ay masisira laang. Ang tugon ng Diyos. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain.
Isulat mong malinaw sa tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain, mabilis na dumating ang wakas, hindi maliliban. Hindi maliliban. 2, 2, 3. Gusto kong basahin sa kasi sa English, no? Write down the revelation and make it plain on tablets. So that a herald may run with it, for the revelation awaits in appointed time. It speaks at the end and will not prove false, though it linger. Kahit magtagal yan, wait for it. It will certainly come and will not delay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Habakuk, sabi ng Panginoon, Habakuk, the Babylonians will also be judged. Lahat ng aapi sa inyong bansa, magkakaroon kayong katarungan. In the meantime, wait. Sabi ng Panginoon kay Habakuk, hindi, I'm not indifferent, Habakuk. I am not inactive. I am not incapable, Habakuk. The righteous will be victorious and the wicked will be punished. In the meantime, just wait. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Let's wait. Be patient. He is in charge. Huwag natin siyang pangunahan. He is in charge. Be patient. Habakuk, ito ang sikreto. Ito na yung sinasabi ko ngayon, Habakuk 2:4. Masdan mo ang hambog, ang mayayabang, ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. That is the central message of this entire pinag-uusapan natin. Habakuk, trust me. Don't be proud. Believe me. Pero mo sinasabi sa kanya ng Panginoon, sa atin ng Panginoon. And if we have problems, please, our faith should be anchored. It should be anchored in the Word of God. Our faith should be anchored in God Himself. When God promised something, ito po tandaan nyo. And when God promised something, wait for it, and it will surely come. Sapagkat ang Diyos, kung ang nangako, tutuparin niya. Amen? Is God amazing? Amen? Hallelujah. Thank you. To God be the glory. And God gave Habakuk an amazing promise. Ang pangako ng Panginoon. Sapagkat kung papaano natatakpan ng tubig, ang karagatan, ang sanglibutan ay matitigib ng kaalaman, lalaganap sa daigdig ang pagkilala sa kadikilaan ni Yahweh. One day, sabi ng Panginoon, in the Middle East, in China, and other communist countries, the whole earth will be filled with the knowledge of the Lord. It will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. And that day is coming. That day is coming. Habakuk 2:20, the Lord told Habakuk, ito ang sinasabi ni Panginoon, ngunit si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang lahat sa harapan niya. Sa English po, but the Lord in He is, ang Diyos po ay in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Sabi niya, Habakuk, relax ka lang. Sabi ng Diyos, relax ka lang. I am at my holy hill. Relax ka lang. Don't panic. I am in control. Ito pong sinasabi ni ng Lord.
ng Diyos sa kanya. And if you think the whole country is chaotic, ito magulo, your family is out of control, your business ay bumabagsak, at ang inyong mga anak ay hindi nyo na makontrol, just continue to pray and listen. And Habakkuk 3:1 and 2, ito'y panalangin. Ito'y panalangin ni Propeta Habakkuk, Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo. At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Habakkuk ended with praise. Siya po ay nagpupurit, nagsasamba. He surrendered to the Lord. Tayo po, if we have problems, surrender everything to the Lord. Our anxieties, worries, problems, lahat po, ibigay natin sa ating Panginoon. At sinabi ni Habakkuk, revive your work. It is no longer my work. Ang problema kong pera, hindi ko na problema yan, Lord. Binigay ko na sa inyo. It's already your work. Ang problema ko sa asawa ko, hindi ko na gawain yan. It is already your work, Lord. Ang problema ko sa aking mga anak, it's no longer my work. It is already your work. Ang problema ko sa business ko, it's no longer my work. It's already your work, Lord. And Habakkuk surrendered to the Lord. So, umpisa po, anong isinisigaw ni Habakkuk? Anong isinisigaw niya? Justice! Katarungan! Sa huli po, ano ang kanyang sinisigaw? Mercy! Alam niyo po, gustong-gusto ko yung I love the grace of the Lord. And I love mercy. Sino po ang grace at mercy ang pangalan dito? Hindi po kayo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po yung grace ng ating Panginoon, ang mayaman niyang tagapagligtas. For by grace we have been saved, and His mercy endureth forever. Amen? Anong gusto nyo? Justice or mercy? Mercy! Siyempre! Hallelujah! Mercy. At alam niyo po, lagi po tayo nakikinig sa preaching, the love of God, the mercy, the grace. But hindi po kumpleto kung hindi po natin naintindihan ang wrath and judgment of the Lord. Kinakailangan po buo yun. Huwag lang po tayo makinig dun sa prosperity gospel na pagkaroon, sinasabi sa inyo, pag magpupunta ka sa Diyos, wala ka ng problema. There is problem. But be of good cheer. Jesus have overcome the world. At sa panghuli, babasahin ko po. Kita nyo naman, dalawang Biblia sa harapan ninyo. Bagamat di namumunga ang punong igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas. Kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Mananalig pa rin ako at ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen! Hallelujah! Sa English, buksan! 10 minutes, haba pa yan. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the field produce no food,
Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my salvation. Hallelujah. Kahit wala nang laman ang aking refrigerate, wala nang mga baka, karne ng baka doon, karne ng baboy, Lord, pupurihin pa rin kita. Kung wala na akong pananim na salanta, pupurihin pa rin kita. Kung wala akong pera, Lord, pupurihin pa rin kita. Kaya ba natin yon? Yes. Because God is in charge. Ha? Huh? Even though, ibig sabihin po nun, even though I am economically devastated, walang-wala na ako, mananalig pa rin ako, Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Kahit iguho ako sa kahirapan, mananalig, magagalak ako sa iyo, Panginoon. Kaya ba natin yon? Yes. Have faith. And if your happiness is Jesus plus boyfriend, if your happiness is Jesus plus husband, and if your happiness is Jesus plus your business, lumalago, and if your happiness is Jesus, kung ano idunuduktong niyo dyan, if that is your equation, kung iyan po ay katumbas ng inyong pagtitiwala sa Diyos, ito po, hindi ninyo mararanasan ang kasapatan ng Diyos sa inyong buhay. Dun sa Psalms 23:1, "For the Lord is my shepherd, I shall not lack." Ang aking Panginoon, ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. Di ba yun? That is the, yung basahin ninyo, ito yung tinatalakay natin. Ito, nakapaloob dun eh. If, kapag ganun ang ating, you will never experience the reality of God's sufficiency in your lives. Pangwakas, Habakuk 3:19, "Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo ako, simbilis ng usa, at iniingat ang ligtas kahit sa kabundukan." Sabi ni Habakuk, ang Diyos ang siyang aking lakas. Tayo po ay, sinabi ng Panginoon kanina, na lahat po tayo ay magkakaroon ng problema. Mga kabalisahan, anxieties, worries, lahat. Pero, ang pangako ng Diyos, we are in the valley, although we are in the valley, ang valley po kasi, it is between a mountain. Ang valley andyan. Valley, that is parang lambak. Do you remember yung elementary teaching? Yung lessons? Lambak. In between mountains. Kahit na kayo ay nasa valley, ang pangako ng ating Panginoon, itataas niya tayo sa kabundukan ng kanyang pangako. This is the very destiny of every Christian here, na tayo po ay magiging victorious in the sight of our Lord Jesus Christ. Amen? Is God amazing? Hindi ko po alam. Ang problema nyo, hindi ko alam kung ano nararamdaman nyo ngayon. Pero ang alam mo, dalangin ko, nagiging emotional ako eh. Alam mo nyo po ang dalangin ko? Sana yung katulad ng prayer ni Sister Will Nelfa, pensya ka na, senior citizen kasi. Ang panalangin ni Nelfa Kangena, lahat ng may
kabigatan. Pag alis sa pintong yan, wala na.